Magandang araw po sa lahat at muli tayo po ay narito ngayon upang ipagpatuloy ang ating mga gawain sa pagbuo ng ating makina. Salamat po sa mga nanood last time sa ating video, sa ating paglagay o pag-assemble ng ating piston assembly sa ating makina. Ngayon po, ang gagawin natin ay ang ilalagay natin ay ang camshaft. At mahalagang bahagi ng pagbuo ng makina ang paglagay ng camshaft kasi ang kasabay dito o kaalinsabay dito ay ang paggawa ng ating timing sa makina. Kailangan tama ang timing natin sa makina kasi pag hindi tama ang timing natin, gaya halimbawa sa pag tawid natin sa daan, kung hindi tama ang timing mo, baka ka mabangga o mabundol ng mga sasakyan. So, ganun din po dito sa ating makina, kung hindi po tama ang timing, ay meron pong mga bahagi sa makina na gumagalaw na pwede silang magbanggaan at eventually magiging sanhi ng pagkasira ng ating mga makina. Okay po, sana po ay tungayan niyo po ngayon para matuto po kayo ng pagta-timing ng makina. Sa sering ito, ang ating pong mga bahagi ng makina na ikakabit ay ang mga sumusunod. Ito po ang tinatawag nating camshaft. At ang camshaft ay may camshaft thrust plate at merong camshaft timing gear at meron tayo mga valve lifters or tappets. Tappet kung isa or valve lifter. At ito po ang ating rear housing. Ang ating gagamitin naman ng mga tools sa ating pagkakabit ay ang mga sumusunod. Meron po tayong T-wrench, meron tayong socket wrench, meron tayong socket extensions, at meron tayong socket wrench sliding handle, at meron tayong torque wrench, at meron tayong pry bar. Gagamit din po tayo ng ating engine oil para sa ating mga bahagi na gumagalaw na kailangang lagyan ng langis gaya ng camshaft at valve lifter. Umpisa na po natin ang paggawa. Una po natin gagawin ay ating i-detail ang ating makina na ganito. At pagkatapos ay ilalagay na natin ang ating rear housing o rear gear housing. So dito po siya. Ayan. So may guide siya dyan. Dapat nakalapat siya. So ipasok na natin ang ating mga bolts. So, bali, ilan ang bolts natin? So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, at sampu. So, meron tayong sampung bolt. So, ngayon po ang pag-igpit.
So ito po ang ating rear housing na inilalagay sa likod ng ating makina. So initial po ito na paghihigpit. Yun po ay ating siyang higpitan. At di ko na po gagamitin ang torque wrench kasi yung torque wrench natin mas malaki po ang value, kaya hindi po natin may set sa tamang value kasi mas malaki po ito base sa ating service manual. Ang sa service manual ang nakalagay ay 1.27 Newton meter, 1.44 at 1.77. Pero itong torque wrench na ito ay nag-uumpisa sa 20 Newton meter. So hindi po applicable. So gagawin na lang natin, estimate na lang natin ang paghigpit ng ating mga tornilyo. Okay. So ang pattern ay una dito, ikalawa dito, at pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, at pang-pito, dito, pang-siyam, pang-sampo, pang-pito, walo, siyam, at sampo. Yan. Yan po. Tapos na natin ang ating rear housing. Ang susunod po nating hakbang ay ibabalik po natin siya sa dating posisyon. Bakit po natin ibabalik sa dating posisyon? Para ma-set natin ang number 1 sa ating tinatawag na TDC o top dead center. Ang top dead center po ay yung pinakamataas na lugar na naaabot ng piston. Ipapakita ko po sa inyo sa ating whiteboard para malaman natin kung ano ang TDC. Okay, so ayan po sa ating board ang ating drenowing. Meron po tayong piston. Kung natatandaan nyo, yan po ang ating piston. At yung lugar na pinakamataas niyang naabot ay ang tawag natin TDC. Yung pinakamababa naman ay BDC. Ang ibig sabihin po ng TDC ay top dead center. Ang BDC naman ay bottom dead center. Ngayon po, kailangan natin mag-timing para wag magbanggaan ang ating piston at ang ating balbula. Kasi parehas po yan gumagalaw. Ang valve natin ay gumagalaw ng pababa. At ang piston naman ay taas at baba din. So kung mali po ang ating timing, ay magbabanggaan ang dalawa. So masisira yung dalawa, ang makina mo ay hindi po gagana. Naintindihan niyo po? Kaya atin nang i-set ang ating makina sa number 1 position. Gagamitin natin ang ating pry bar sa pag-set ng ating piston number 1. Ayan, atin nang paiikutin ang ating makina at ilalagay sa TDC o top dead center ang ating number 1. So, paiikutin natin siya. Kailangan sa timing po ang paglalagay ng number 1 sa TDC. Yan. So, yan na. Nasa topmost portion na siya. So, makikita natin since ang number 1 at number 4 ay magka-partner, talagang pareha sila sa TDC. Yan. Nilagay na natin. Yan ang ating unang hakbang sa ating pag-engine timing. At ilalagay na natin ang iba pang parte ng ating makina gaya ng valve lifter bago ang ating camshaft. So bago yan, ating paikutin ang makina. Ipatatawbin po natin ang ating makina.
para mailagay na natin ang ating valve stem. Makina. At kung makikita nyo, papakita ko sa inyo. Ayan, nakataob na siya. At ang ating isusunod ay ang ating valve lifter. Bakit uunahin natin ang ating valve lifter? Kasi pag inuna natin ang camshaft, ay hindi na natin mailalagay ang ating valve lifter. At papakita ko po sa inyo kung saan natin ilalagay ang ating mga valve lifter. So nakikita nyo po yung mga butas na yan. Yan po ang ating paglalagyan ng ating valve lifter. So bibilangan natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, at pito, walo. So, meron tayong walong valve lifter. At atin na pong ilalagay ang ating mga valve lifter. Ito po ay nilagyan ko na ng langis. Kaya, di na tayo mag-aaksaya ng panahon o oras. Kaya, nilagyan ko na po ng langis ang ating mga valve lifter. Atin na po siyang ilalagay sa loob ng ating mga ng ating makina. Dahan-dahan lang po tayo sa ating paglalagay. Kakapain lang natin ang butas at lalagay natin ang ating mga valve lifter. Apat na po ang nailalagay natin. At ito na yung panglima. Panganim. Ayan. Pang-pito. Lumang po yata sa kabila. Ayan. At ang panghuli natin ay ito. Ayan. Nakalagay na po sila lahat. At atin pong tingnan. Ayan na po ang ating valve lifter. Nakalagay na po sila. Ang susunod natin ay ang paglagay ng ating camshaft.
Ngayon po ay ating pong ilalagay na ang ating camshaft. Ito po ang ating camshaft. Yun. Dahil marami siyang cam at siya ay isang shafting, kaya ang tawag sa kanya ay camshaft. Lalagyan muna natin siya ng oil sa ating camshaft journal. Yan. Lagyan natin ng oil sa ating journal. Mamaya, lalagyan natin din dito sa ating mga cam para sabay-sabay na sila. Yan. Yan. So, okay na po ang ating camshaft. Ilalagay na natin sa loob ng dahan-dahan. So, ang paglagay po sa kanya ay paikot para safe. Dahan-dahan lang. Paikutin natin. Paikot. Dahan-dahan. Dahan-dahan. At iyan, pasok na po ang ating camshaft. At upang huwag siyang mahulog, ilalagay na natin ang ating camshaft thrust plate. At ito po ang ating camshaft thrust plate. Okay. So, nandito siya. Lalagay natin. At may dalawa siyang bolt. Yan. Atin na pong higpitan siya ng ating number 10 na T-wrench. Yan. Tapos na po ang paglagay natin ng camshaft. Ngayon, punta na po tayo sa ating pong pag-timing ng ating makina. Ano po ang dapat nating malaman sa pagta-timing ng makina? Ang pag-timing ng makina ay mayroon tayong mga timing marks sa camshaft at sa crankshaft. Ipapakita ko po sa inyo ang gear ng camshaft. Ito po ang gear ng camshaft. At kung makikita po ninyo, meron pong parang dot o punto dun sa kanya, sa gear niya. Yan. Yan po ang timing mark ng ating camshaft. So, imamatch natin siya dun sa timing mark ng ating crankshaft. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang timing mark doon sa ating crankshaft. Lapit po tayo at ipakikita ko po sa inyo ang timing mark ng ating crankshaft. Yun. Kung inyo pong nakikita sa crankshaft, meron pong isang gear na parang chamfered. Ito po. Chamfered siya. Hindi siya pantay ang ngipin. Hindi pantay ang ngipin. So makikita po natin yan dito. Yan. Focus natin para makita po ninyo. Yan. May chamfered siya. Hindi siya pantay. Ang ngipin niya ay hindi pantay. So parang may tapyas. Kung makikita niyo po yan,
Yan ang timing mark ng ating crankshaft. At yan ang imamatch natin doon sa ating camshaft gear. At ito po yon. Ito po. Yun. So dito. Atin na po siyang ilagay. Okay, so ganyan po ang paglalagay ng ating camshaft at crankshaft timing gear. Tingnan natin kung tama yung match ng ating mga gears. Okay, tingnan natin kung match nga sila. Ayan. So kung makikita nyo, yung pipicturean natin mamaya para makita nyo kung talagang magkatugma ang ating timing marks. So yung chamfered part at saka yung may dot, so magka ano sila, magkapantay or aligned. Okay, kung naka-align na yung dalawa o dalawang timing marks, ay atin ang higpitan ang ating camshaft gear sa ating camshaft. So ito, meron siyang internal breather ang tawag dito. Itong black na part na to. Meron pa tayong apat na maliliit na bolt. So, anim ang bolt niya sa camshaft. At ito yung last. At yun siyang higpitan. Ang paghigpit po ng tornilyo ay dapat pantay-pantay. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima at anim. Okay. Ayan po ang ating nagawa sa araw na ito. At kung ating isa-summarize, tingnan natin sa loob. Ayan. Ang ating mga naikabit. So una, kinabit natin ang ating rear housing. At pangalawa, naikabit natin ang ating valve lifter sa likod ng camshaft. At pagkatapos nun ay ikinabit natin ang ating camshaft. At tayo po ay nag-engine timing. So salamat po sa inyong pagantabay. Sa susunod po, hanggang sa muli.